Magandang umaga mga kapatid. Araw po, ito po ay araw ng Martes, 16 ng Agosto. At tayo po, bago po tayo po pumaroon sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga ay nais ko po muna humingi sa inyo ng paumanin gawa na may takipo ang aking bibig sa kadahilanan may bungal pa po ang aking mga ngipin. So ako po ay naiyang marap sa inyo ng ganoong itsura. Ipagpangmanin niyo po sana. So, ang ating pong pagbubulay ay mula po sa Aklat ng Mateo, Kabanata 8, mga talata 7 hanggang 8. At ang sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking katulong. At ang ating pong pagbubulay-bulay po ay pamamagatan po natin, Miracles are God's work. Ang Diyos ba'y gumagawa pa rin ng mga himala sa pamamagitan ni Jesus? Ang sagot ay oo. Ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala sa pamamagitan ni Jesus. And he just loved doing it. Ang pangunahing gawain ng Diyos ay magligtas ng mga kaluluwa. Ang kanyang habi ay gumawa ng mga himala. Napakagandang habi po, di po ba, para sa atin? Ang malaking tanong ay ito, paano natin makukuha ang pabor ng Diyos para siya ay gumawa ng himala alang-alang sa atin? Kukuha tayo ng sagot mula sa Aklat ng Mateo, Kabanata 8, mga talata 5 hanggang 13, kung saan pinagaling ni Jesus ang alipin ng isang kapitan. Sa Roman Army po, ang kapitan ay namamahala ng 100 sundalo. Sa kasaysayang ito, si Jesus ay naantig sa tatlong kapahayagan ng pananampalataya na may kanya-kanyang dalang kapangyarihan. At ang mga kapangyarihan ito ay ang una, ang kapangyarihan ng panalangin para sa iba. The power of intercession, ika nga. Maaring gumawa ng himala ang Diyos para sa atin, hindi alang-alang sa atin, kundi dahil sa panalangin ng iba. Ang pananalangin para sa kapakanan ng iba ay tinatawag na intercession. Ito ay isang uri ng ministry na kailangan pang pag-ibayuhin. Kailangan po natin itong pag-ibayuhin, ika nga. Iwasan natin ang panalangin na lagi na lamang para sa ating kapakanan o sa kapakanan ng ating pamilya. Ipanalangin din po natin ang iba, kahit na iyong mga hindi umihiling ng panalangin. Minsan narinig ko sa dalawang magkaibigan na nag-uusap. Ang sabi ng nung isa sa kanyang kaibigan ay, ipanalangin mo naman ako kasi malakas ka sa Diyos. Parang nakakatawa, di po ba? Ngunit totoo po ito. May mga taong talagang ang panalangin ay dinirinig ng Diyos. Wika sa Kawikaan, Kabanata 15, talata 29, at ang sabi, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. At sa Santiago, Kabanata 5, talata 14, hanggang 15, at ang wika, kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit, dahil sa panalangin may pananampalataya. Sa kasaysayang ating pinag-uusapan, hindi binanggit na ang alipin ng kapitan ay nananalangin. Ang kanyang boss, ang kapitan, ang siyang naglumuhod kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin may sakit. Kung ito'y ginawa ni Jesus sa alipin, gagawin din niya ito sa ating mga mananampalataya na nagpapanalanginan sa isa't isa. Nais mo ng himala?
Nais mong pagpalain ka ng Diyos? Kung gayon, manalangin ng mataimtim at hilingin sa ibang mananampalataya na tulungan ka sa pananalangin. Ipanalangin mo rin ang iba upang maranasan din nila ang himala ng Diyos. Ikalawang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kababaang loob, the power of humility. Nang di kasi ni Isaias ang pangungusap, kaawa-awa ako sapagkat ako'y makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Ito po ay mula sa aklat ni Isaias, kabanata 6, unang bahagi ng talata 5. Naanting nagaya na lamang ang puso ng Diyos at pinatawad niya sa Isaias upang ito'y maging pinakadakilang propeta sa lumang tipan. Nang sabihin ni Pedro kay Jesus, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Sa aklat ng Lucas, kabanata 5, talata 8 o ikalawang bahagi ng talatang ito. Naanting nagaya na lamang ang puso ni Jesus at iyon ang naging simula ng malapit nilang ugnayan. Nang sabihin ng kapitan kay Jesus, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Naanting nang gayon na lamang ang puso ni Jesus sa ipinakitang kababaang loob ng kapitan. Na noon din ay tinanggap niya ang katugunan ng kanyang panalangin. Hindi kayang pahindian ng Diyos ang mga mapagpakumbaba, espesyal sa kanya ang mga may mababang loob tulad ng sinasabi sa Kawikang kabanata 3, talata 34. At ang sabi, ang mga palaloy kanyang kinasusok naman. Ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang kababang kalooban ang nagbubukas ng pinto sa mga pagpapala ng Diyos, ang kapalaluan naman ang nagsasara nito. Nais mo ng himala, nais mo ng pagpapala ng Diyos, kung gayon, magpakababa ka sa harap ng Panginoon. Ikatlong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng pagsunod, the power of obedience sa English. Ang pananampalataya ay sinusukat sa ating pagsunod. Ang pagsunod ay ang susi ng pagbuhos ng pagpapala ng Diyos. Nang sumunod si Abraham sa utos ng Diyos, nalisanin niya ang kanyang tahanan upang pumunta sa lugar na kanyang ituturo. Nagalak ng gayon na lamang ang Diyos at pinagkalooban niya si Abraham hindi lamang ng isang bagong tahanan, kundi ng isang bagong bansa. Nang ipakita ni Abraham na hindi niya ipagkakait ang na ihandog sa Diyos, maging ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Nagalak ng gayon na lamang ang Diyos, hindi niya hinayaang mamatay si Isaac. At ginawa niya si Abraham na ama ng maraming bansa. Nang ipakita ng kapitan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod, pinagaling agad kaagad ni Jesus ang kanyang aliping may sakit. Nais mo ng himala? Nais mong pagpalain ka ng Diyos? Kung gayon, sumunod ka sa Diyos, sinasabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Kung tayo mataimtim na mananalangin katulad ng kapitan, kung tayo magpapakumbaba katulad ng kapitan, kung tayo mananalig at susunod katulad ng kapitan, sasabihin din sa atin ni Jesus, umuwi ka na, magaling ka na, or umuwi ka na, lutas na ang problema mo. Or umuwi ka na, mayroon ka ng bagong pag-asa. Oo, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala. Kailangan lamang tayong magpanalanginan sa isa't isa, magpakumbaba, manalig at sumunod. So tatandaan po natin itong mga kapangyarihang nabanggit na tinutugon
ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga himala at pagpapala. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming amang Panginoon, salamat sa mga biyayang ginawa mo sa aming mga buhay. Hindi man kami karapat-dapat, lubos ang aming paniniwala na patuloy kang gagawa ng marami pang himala sa aming mga buhay. Kung kami patuloy na magdadalanginan, magpapakumbaba, mananalig, susunod at maglilingkod sa iyo at sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin, ito po ang aming pag-asa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. At hanggang sa muli po, magkita-kita po ulit tayo sa panibagong araw ng pagpapala ng Diyos. Paalam na po.